Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na rin kaya makinig na maigi at unawain mabuti. Linawin natin kung kailan ka talaga ang simula ng dating ng reimborso sa 730 na senza sostituto. Ano ang ibig sabihin kapag ka nakalagay ay senza sostituto? Ngayong December 2023 o hanggang sa March 2024 pa ang dating ng reimborso. Kaysa sa lagi ka naghihintay ng dating ng bonifico doon sa iyong konto o rente o naghihintay ng sulat na manggagaling sa Agencia del Entrate, mas maigi kung ikaw mismo na check mo yung status at saka yung date ng payment para sa reimborso. Kaya ipapakita ko sa iyo Raga ang step-by-step guide kung paano ganyan gawin online doon sa sito ni Agencia del Entrate. Alamin natin ang detalye Raga, doon po na sigla, partiamo! Lampas na ng mita ng Disyembre, pero karamihan ay hindi pa rin until now natatanggap ang reimborso nila sa 730. Kung yan ay kukumpara doon sa mga nakalipas na taon, ay mula December 15 dati ay dumadating na, natatanggap na yung reimborso sa 730. Pero lilinawin natin kung alin gan na 730 o reimborso sa 730 ang tinutukoy natin, yung hinihintay ng marami. Gaya ng nabanggit natin kanina, ang tinutukoy natin ay yung reimborso sa 730 na senza sostituto di imposta. Ang reimborso sa 730 na senza sostituto ay para doon sa mga kontribuwente o doon sa mga laboratory na yung kanilang dator di lavoro ay hindi maaari na maging sostituto di imposta. Kaya yung kanilang reimborso, kung halimbawa na mayroong reimborso, ay manggagaling mismo kay Agencia del Entrate. At ang majority na kasama dyan sa mga nagpa-file ng kanilang modelo 730 na senza sustituto ay yung mga nasa lavoro domestico, kagaya ng golf, badante at saka ng babysitter. Hindi kasi yan kagaya ng mga operay na kapag ka sila ay nag-file ng kanilang modelo 730 tapos mayroon silang reimborso ay pwede na yung kanilang datore di lavoro ang mag-aanticipo ng kanilang reimborso. Dahil nga na ang kanilang datore di lavoro pwede na maging sustituto di imposta. Kaya yung kanilang reimborso ay mas maaga dahil nga na pwede na yan ay isama doon sa kanilang busta paga. Kaya kung ikaw ay nag-file tapos ay senza sustituto, yun ay binarahan doon sa iyong deklarasyon, alora, kailangan na maghihintay ka para ma-check at ma-verify na maigi ni Agencia del Entrate yung ginawa mong deklarasyon, tapos ay saka pala ang darating ang iyong reimborso kung sakali na meron kang reimborso. Dalawa ang paraan para matanggap mo ang reimborso sa 730 kapag senza sustituto. Una ay pwedeng gawin yung option na kung saan ay yung reimborso mo ay darating doon sa iyong IBAN, doon sa konto kurente mo. Dapat na yung IBAN mo ay inindikit mo doon sa sito ni Agencia del Entrate. O kaya naman, yung isang paraan ay yung tinatawag na bonifico domiciliato na kung saan ay may darating na sulat doon sa iyong residensa tapos yung sulat na yan ay dadalhin sa Poste Italiane para mai-incash. Kung pagkukumparahin ang dalawang yan, mas mabilis, mas sigurado at saka mas madali na matatanggap ang reimborso kapag ka direkta na ilalagay doon sa konto kurente. As per recent reports, nagsimula na ang pagre-release ng reimborso ni Agencia del Entrate. Magsisimula yan sa date na December 19, 2023. Mas late iyan kung ikukumpara doon sa mga nakalipas na taon. Take note ha, linawin lang natin ang sabi ay ang simula ng dating ay mula December 19 and onwards. Kaya talagang iba-iba yung schedule ng payment, iba-iba yung schedule ng dating ng reimborso sa 730 na senza sustituto. Normal lang kasi na mangyayari, maaaring ang iba ay natanggap na, dumating na yung kanilang reimborso, pero yung sa iyo ay wala pa. Yan kasi ay nakadepende din kung maaga gana ikaw ay nag-file ng iyong 730. Reminder lang ulit ha, ang reimborso ay maaaring dumating simula ngayong December 2023 pero maaari rin na umabot ng hanggang sa March 2024 pa. Lalo na kung ang reimborso ay mas mahigit ang amount sa 4,000 euros. Additional na info, doon sa ifinile mo na modelo 730, doon sa Rigo 164, diyan mo makikita yung amount ng iyong reimborso.
kung halimbawang ikaw ay mayroong rimborso. Kaysa sa ikaw ay antay ng antay, sa dating ng iyong rimborso, mas maigi na ikaw mismo ay nakokontrol mo iyan, na-check mo iyan para malaman mo ang status at saka kung kailan ka talaga ang dating ng iyong rimborso sa 7:30. Hari naman yung bonus na active pa rin until end of 2023 at patuloy pa rin na magiging active ang bonus na are hanggang sa 2024. Para ikaw ay makatanggap ng bonus na 20 euros, magpadala ka sa Pilipinas at gamitin mo yung TapTap Send. Tapos ay dapat na gagamitin mo rin yung promo code na RAGACHAT doon sa iyong unang padala. Tapos sa TapTap Send ay pwede kang magpadala sa Pilipinas ng libre. As in, wala kang charges na babayaran dahil no transfer fee. Secured ang padala, mabilis, tapos ay mataas pa ang palitan. Pwede magpadala gamit ang TapTap Send ang mga Pilipino na nasa sa US o kaya naman ay sa UK, sa Canada, sa UAE at saka sa mga bansang aray na nandyan sa European Union. Good news din dahil kahit yung mga nandoon sa Austria ay pwede na rin gumamit ng TapTap Send. Pwede ka na magpadala sa mga major banks doon sa Pilipinas o kaya naman ay sa mga mobile wallets gaya ng GCash at saka ng Maya. Kaya Raga, i-TapTap Send mo na yan. Ngayon Raga ay ipapakita ko sa iyo yung step-by-step guide para gawin na ma-check, ma-control mo doon sa sito ni Agencia del Entrante ang status ng iyong rimborso. Punta ka doon sa official website ni Agencia del Entrante. Diyan sa may kanan, click Area Reservata. Then, i-click mo naman aring Accedi all'area Reservata sa may babang kaliwa. Mag-login ka using either Speed, CIE o kaya naman ay CNS. Sa part na are, click Cassetto Fiscale. O kaya naman din sa bandang baba, makikita din ang Cassetto Fiscale at pwede din na i-click yan. Tapos naman ay Aring Accedi al Nuovo Cassetto Fiscale. Sunod naman i-click ay Aring Via Consultazioni. Din sa may part na Rimborsi, i-click mo yung Via Nell'Area. Makikita mo na diyan yung rimborso mo para sa kung anong taon. Example ay sa 2022. Para makita ang detalye at status, i-click yung search icon dyan sa may bandang kanan, yung kulay blue. Gaya ng sample na are, 7:30 senza sustituto yan. Nakalagay diyan kung kailan nag-file, kailan convalida ni Agencia del Entrante, at ang amount ng rimborso. Nakalagay na ang rimborso daw yung sitwasyone na rimborso ang sabi ay irregolazione in corso. Soon ay mag-a-appear na yung date of payment or yung dating ng rimborso kung kailan. Ang mode of payment ay akredito. Ibig sabihin ay sa konto kurente darating. Yung iba naman na ang nakalagay igarne, halimbawa ay irregolazione in corso tapos ay ang nakasulat ay no. Ibig sabihin ay hindi pa madi-disburse yung refund. Kailangan na maghihintay pa, kaya i-check mo from time to time. At kailangan na mula doon sa nakalagay ay no, dapat ay magiging si. Yung dapat ang nakalagay, ibig sabihin, ay darating na matatanggap mo na yung rimborso at makikita dyan, ilalagay din nila yung date kung kailan ka darating and then bibilang ka ng ilang araw para matanggap mo yung rimborso. I suggest din Raga na panoorin mo ang vlog na are para sa iba pa na info at saka doon sa isa pang way ng pag-check doon sa sito ni Agencia del Entrante. Siyempre, nananatili pa rin yung option na ikaw ay mag-follow up doon sa CAF na gumawa ng iyong declaration. Upure, kung halimbawa na mayroong problema, mayroong kang inquiry, pwedeng ikaw mismo magtanong ka doon sa Agencia del Entrante. Pumunta ka sa kanila. O Raga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo at salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, sana Raga ay mag-subscribe ka na. I-hit mo na rin yung bell, flame yung all para na sa gayon ay wala ka mamimiss ng mga videos. At dinidin sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan, pwede rin ay subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at malaking tulong mo sa akin Raga kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie Raga, alla prossima!